Kawawa naman siya. Ikaw talagang ano, maling-mali eh. Yan ang nakikita ko, lalo na si Untay Barros. Parang ang hiling niyo manira ng tao. May bago na raw pinag-iinitan si Senator Risa Hontiveros at ito ay si Bamban Mayor Alice Guo. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, wala nang ibang ginawa ang senadora kundi ang manggulo at manira ng tao. Naging matunog ang pangalan ng alkalde ng Bamban Tarlac matapos siyang imbestigahan sa komite ni Hontiveros sa Senado dahil sa mga umano'y koneksyon nito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS, hanggang sa umabot sa punto na pati ang kanyang pagkakakilanlan ay kinikwestiyon na rin. Isa si Pangulong Bongbong Marcos sa kumukwestiyon sa pagkatao ni Mayor Guo. Todo tanggi ang Pangulo na kilala niya si Mayor Guo. Kasabay nito ay ang paglitaw naman sa social media ng mga larawan nilang dalawa ni Guo noong panahong kumakandidato pa sa pagkapangulo si Marcos. Naku, that proves nothing. You know how many pictures I take in during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman naman humingi ng selfie, hindi mo naman hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Ako, naniniwala ako dyan sinabi ni Presidente. Marami naman talaga nagpapapicture na hindi ka sigurado kung kilala mo. Pero, kung mayor yon, nakasama mo sa event, dalawang beses mo pa nakasama sa event, may pictorial pa kayo, kahit papaano, eh, tapos maganda pa si Mayor Guo, kahit papaano, medyo marirecognize mo siguro yon. Di ba? Tama, tama. Tapos kasama pang namigay nung ate niya. Oh. Ng mga kung ano-anong anik-anik dyan. Oh. So kahit pa paano, siguro, siguro naman, uniform pa sila, correct. Alam mo, malamang may nagbulong na naman dito sa presidente. May nagbulong na naman sa kanya na, ano, eto, ano natin to. Inihalin tulad nga ni Attorney Panelo si Mayor Alice Guo kina dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo Siki Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ dahil sa di makatarong ang pagtrato ng gobyerno sa mga ito. Para sa Batikang Abogado, ang tatlong personalidad ay masyadong inapi at pinersecute ng mga nasa kapangyarihan. Ito ang napansin na pattern ng dating Chief Presidential. Oh, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, may pattern eh. May pattern talaga. Ganyan ang ginawa kay Teves eh. Alam nyo, kay Teves, kay Bantag, at saka kay lahat ng mga sagabal sa negosyo. Si Kibuloy. Hindi, bakit? Bakit kay, ano, alam naman natin si Teves, di ba? Isa yan sa mga nagpopondo ng mga politiko, o, ng mga tumatakbong presidente. O, hindi ka namin kakampi, out ka. Ikaw, si Bantag. Bakit si Bantag? O, di ba, saan ba nagluluto ng ano? Na hindi pinayagan niya na magluto. O, di ba? Doon sa Bilibid. O, mawalan kami ng kita pag nandiyan ka. O, alis ka na dyan. O, si Kibuloy. Masyadong pro Duterte yan. O, kailangan nating maano yan kasi hindi naman tayo tutulungan yan sa eleksyon. O, di ba? Lahat na lang. Lahat. Si Banat Bay. Masyadong maingay yung bunga nga parang si Roque. Okay, demanda nyo yan. Dinadamay pa ako, animal yan. Dinamay pa ako. Huwag kayong mag-alala. Magsusumbong ako kay Uncle Sam. May ganong eksena, magsusumbong ako kay Uncle Sam. Nek-nek mo. Legal counsel. Kaya't may mensahe ito para sa pamahalaan. Ba't nyo kinakawawa itong tatong? What is there against... Ako hindi ko makakalimutan yun pag may nagpa-picture sa akin ng ganyang... Baka tanungin ko pa, anong Facebook mo? Hindi, kasi sisend ko lang naman yung picture natin. Ganyan. Style mo, bulok! Diba? Ganyan eh. Ang nagpa-picture sa'yo. Tag mo ako ha. Kaya pagka sinabihan ko kayo, pag may nagpa-picture kayo, pag sinabihan ko kayo, itag mo ako. Lam na. Lam na this. Mayor Guo! Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ng SMNI?
kinakawawa itong tatong. What is there against her na pinupursu ninyo? Exactly. If you feel na she's not qualified, then file the case. Don't try her publicly. Publicity ang napaka-kawawa-kawawa mga tao dyan. Pag ganyan ang pinapahiral nila. Sang-ayon si Attorney Panelo na posible nga na hindi maalala ni PBBM si Go dahil sa sobrang dami ng taong nakasama nito. De, posible naman 'yon, posible naman ah. Meron naman ano 'yon na may punto naman na kasi sa dami nga naman nagpapa-picture. Noong panahon siya ay kumakandidato pa sa pagkapangulo. Ngunit naniniwala si Panelo na ang nasabing alkalde ay tumulong kay Marcos bago grabe 'o. Oh. Nakalimutang i-delete 'to. Sino man ang nasa PCO na hindi nyo dinilito, yari kayo. Bad shot na kayo. Ito na iluklok sa kapangyarihan. But definitely, ang tingin ko dyan, tumulong yan kay PBBM. Mm. Tumulong yan kasi yun ang kanyang dinila. So natural lang yun. Ang kantsaw ngayon, ang hirap sa mga tinulungan. Nagkakaroon ng nakakalimutan. Oo nga eh. Alam mo, medyo masama nga yun eh. Pag, actually, hindi nakabuti yung pag-deny ni PBBM sa kanya eh. Kasi para mong sinabi, kinampanya yan eh. Nung time na ano doon sa lugar nila, kinampanya yan eh. Sabihin, hindi mo naalala yung mga, tama, nagkaka-amnesia. Oo. Oh. Kasi, niloloko nila to si ano, diba? Si Mayor Guo na nagka-amnesia daw doon sa kung saan siya pinanganak. Kung sino yung tatay kapatid, something like that. Diba, nagka-amnesia. O, edi, parang ganun din na sinasabi ninyo sa Pangulo, nagka-amnesia. Amnesia o ano? Ano ba to? Yung insomnia. Bakit insomnia? Hindi na makatulog eh. No, sabi patuloy ni Diego Latigo, si Kibs nga nun, todo suporta eh, nakalimutan din. Wag ganun. Ah. Oh, yun naman ang sinasabi nila. Para sa Joseph sa Pilipinas. Alam mo, kaya nga, eto ha, sabi ko nga eh, kasi alam ko, eto ako naniniwala ko, eto lang sa akin, naniniwala ko, wala namang kinalaman si Marcos dyan. Kaya lang, yung mga nasa paligid na dumidikdik, yung nagmamagaling, marami kasi nagbibidabidahan dyan eh. Na dumidikdik dito kay Mayor Guo, sigurado ko, ngayon, napapahiya. Kasi tangin, pagkatas nyo idikdik ito, tas ito pala may mga picture. Hindi nyo mala sinabi. Hindi, sigurado ko, sunog na naman dito si Marcos eh. Dahil sa ginagawa ng mga nakapaligid sa kanya, nasunog na naman siya dito eh. Alam mo, Mr. President, ingat ka talaga sa mga nakapaligid sa iyong bida-bida. Oh, ingat ka sa mga nakapaligid sa iyong bida-bida kasi dyan ka ipapahamak eh. 'Di ba? Yung oh, ito, meron tayong binibira dito para yung negosyo, ano. Oh, pero ano ah, support mo kami ha. O oh, ikaw naman. Oh, sige, support ka. Hindi nga dapat imbestigahan 'yan. Hindi ko kilala 'yan si ano. Tapos biglang may picture pala kayo. Magalit ka dun sa bumulong sa iyo na kung ano-ano sinabi sa iyo. Hindi man lang nag-research muna. Hindi dapat kasi, bago ka magbida-bida, mag-research ka muna. Baka mamaya may kinaugnayan niya sa presidente. O, di ba? Eh, nagbida-bida ka kagad.